Iba't ibang culinary herbs naman ang naging focus ng Fresh Herb Farm sa Pampanga. Ang kanila raw pangarap, bawat tahanan magkaroon ng sariling herb garden. Hilig lang daw ng dating sales manager na si Carlo ang magtanim ng halaman sa kanyang bahay. Hanggang naisipan niyang palakihin at paramihin ang kanyang mga tanim, kaya naganap siya ng bakanting lote. Doon sa bakanting lote, tinanim ako ng mga gulay. Then nakita ko na pwede ko rin palang ibenta. So doon nagsimula lahat. Sa isang maliit na taniman sa bahay, pwede palang palikihin at gawing negosyo. Ang kanyang dating hilig, isa ng negosyo, ang Fresh Herb Farm sa San Fernando, Pampanga. Ang mga pinakauna kong tinanim ay hindi pa mga herbs. Ang una kong tinanim ay sweet pepper. And ang mga sumunod, talong at kamatis at sili. Fortunately, merong bumisita at dumaan na isang chef ng isang restaurant. And tinanong nga niya ako, kaya mo ba magtanim ng herbs? At nung una, hindi ko pa alam ano yung herbs. Ang alam ko lang, yung talong, sili, kamatis. Then, inintroduce niya nga sa akin at sinubukan ko. At naging successful yung pagtanim ko ng herbs. Hanggang unti-unti, dumami yung mga herbs na aking tinatanim. Gusto namin na bawat tahanan, meron silang sariling herb garden, vegetable garden. So, ito yung ipinopromote namin na everyone can grow. Kaya ang mga pumupunta dito, mga home growers. Potted herbs and plants ang kanilang ibinebenta rito. Meron silang mga culinary herbs at mga gulay. Madalas dyan ang rosemary, thyme, mint, parsley, sage, mga lavender, Thai basil, oregano, tarragon. Halos ito yung mga herbs na ginagamit ng mga chef sa mga restaurants. Maliban doon, meron din mga medicinal herbs. And nagtatanim din kami ng mga gulay tulad ng sili, talong at kamatis. At okra na maaari nilang itanim sa kanilang garden. Meron din kami binibentang mga lupa tsaka mga organic fertilizer. Sa ngayon, umaabot daw ang kanilang deliveries hanggang Ilocos at Isabela. Sa mga bumibili ng mga retail, mga walk-in, kahit ilan lang ang kanilang bilhin, pwede naman. Kahit isa lang or maliit na fertilizer, isang kilo, pwede. Pero dun sa mga nagpapa-deliver outside Pampanga, meron po kaming mga minimum para sulit po yung biyahe para ma-deliver yung mga orders nila. Pwede rin daw magpaturo sa kanila ng tamang pagtatanim ng mga herbs. Pero kung hindi raw kayang bumiyahe sa Pampanga, pwede raw matuto sa kanilang YouTube channel. Meron kaming ginawang YouTube channel, yung Carlo the Farmer, na kung saan meron kaming mga tutorials kung paano nila matututunan ang pagtatanim ng mga herbs at mga gulay. Lagi niyo pong isipin na kaya po nilang tumubo sa mainit na lugar. Nakasanayan ng mga tao na ang mga herbs galing lang sa malalamig na lugar, sa Baguio. At kapag binaba nila sa mainit, katulad dito sa Pampanga, namamatay yung kanilang mga tanim. Pero pinapatunayan namin, makikita mo dito sa Fresh Herb, na kahit mainit, kayang-kaya po. Balak pa raw ni Carlo na palakihin pa ang kanilang negosyo. Gusto talaga namin na mas marami kami maibenta ang mga halaman, kasama na pati mga prutas, mas maraming klase ng mga sili at mga kamatis, at maraming mga potting medium, ito yung pantanim, mga lupa, makapag-stock kami dahil marami kaming mga buyers na sinasabing wala po kaming lupa dahil puro semento sa amin. So yun ang gusto namin, na ang lahat ng kailangan ng isang tao para makapagtanim sa bahay, meron dito sa Fresh Herb.